Alright, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome dito sa ating Q&A session. So, I hope naririnig niyo ako ng maayos. Okay, so yan. It's already 8:05. Medyo nalate ako. So, matatapos tayo nito by mga 8:55 kasi meron pa akong training pagkatapos nito. So, I hope na nakapag-prepare kayo ng mga questions niyo for tonight. So, welcome dito sa mga nandito na, sa mga nanonood. Itong ating Q&A session for tonight. I-shoutout ko muna yung pinakang una. Yung pinakang una nakita ko na nag-comment. Si Marilu Yamson, watching from Malaysia. So, lapit lang. Diyan lang sa isa, diyan lang sa kanto. Welcome, Marilu, and congrats. Ikaw yung kauna-unahan. Ibig sabihin, payaman ka. Okay. So, yan. Sa mga first timer, mag-comment kayo diyan ng first time para mabigyan ko rin kayo ng shout out para ma-welcome ko rin kayo dito sa ating Q&A session. Okay, so shout out sa mga nandito na, Nino from Negros Occidental, si Nino Blanco, Lucille, Vicmar, ayan si Justin Claystone Martin. So yan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang hapon sa mga OFWs natin, especially sa mga nasa Middle East. Okay, so mga first timer, comment kayo dyan sa ibaba para mabigyan ko rin kayo na mabigyan ko ng shout out yung mga first time dito sa ating Q&A session. Okay, so sa mga first timer, itong mga payaman, alam na naman nila ito. So mga first timer, itong Q&A session natin ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Para sa lahat ito, regardless kung saan company ka kabilang, assuming na legit yung ginagawa mo. So para sa lahat 'to ng network marketers, kahit saan company kakabilang, and speaking of company, bawal tayong mag-promote or mag-mention diyan, mag-promote ng kahit na anong networking company na kinabibilangan nyo, para maging common ground natin itong Q&A session, para maging common ground. So lahat tayo na nandito ngayon, puro ethical networkers lang tayo. Iisang mga networkers lang tayo, so parang ganoon. So bawal tayong magbanggit ng kahit na anong network marketing company. Ako personally, I am currently active na nagbi-build ako ng network ko, pero hindi ko ipo-promote dito yung kung anong network ako kabilang or whatever. So parang ano lang to, parang common ground natin para sa lahat ng mga ethical networkers. So kung ikaw ay isang networker na gusto mong kumita sa legal at ethical na paraan, welcome na welcome ka dito sa Q&A session na ito. Kung ikaw isang networker na ayaw mong gawin kung ano yung mga unethical na naituturo sa iyo, yung bumabagabag sa konsensya mo, so ibig sabihin, gusto mo maging ethical networker. So ito yung place natin para sa ating lahat, regardless kung saan company tayo kabilang. Okay, pwede kayo magtanong dyan anything about your business. Comment nyo lang dyan yung tanong nyo, kung saan kayo nahihirapan, and as much as possible, gawin nating specific para mas madali ko siyang masagutan. And kung sakali man na hindi ko alam kung ano yung sagot, kasi hindi ko naman alam lahat, especially outside network marketing, no, aminin ko sa inyo kung hindi ko alam yung sagot. Ang isasagot ko dito sa inyo is based on my experience, kung ano yung ginawa ko, kung ano yung ginagawa ko. And lahat yun based on my experience. Okay, 7 years ko na rin ginagawa tong network marketing na to. Nagaling na ako sa iba't ibang companies. And currently, sa current company ko ngayon, 2 years pa lang ako. So, for the past 5 years din, sa ibang company ako nanggaling. So, marami na rin akong experience kahit papaano na nakuha, malaking result na nakuha so far. So, yun yung mga isi-share ko sa inyo. And another thing is, para sa mga first time dito, may mga nakita ko mamaya, shoutout ko kayo. Para sa mga first time dito, pag ako sumasagot ng tanong, real talk. Okay, baka magulat kasi kayo eh. Yung mga ano dito, yung mga payaman na, so acne na sila. Alam na nila na pag sumasagot ako, real talk. And pag ako sumasagot sa mga tanong nyo, hindi lang para ito dun sa nagtanong, kasi I'm sure meron at meron sa inyo diyan nakatulad nung tanong niya, or meron sa inyo diyan makaka-relate. So para sa inyong lahat talaga ito, yung isasagot ko. So okay, magugulat, no? Real talk ako magsagot, and ang gusto ko kasi talaga is matulungan ko kayo. Sasabihin ko sa iyo kung ano yung totoo, kahit masaktan ka, wala akong pakialam, kasi alam ko na yun ang makakatulong sa iyo. Hindi makakatulong sa iyo yung mga kasinungaling comforting lies, hindi makakatulong sa iyo yan. Okay, mananatili ka lang sa sitwasyon mo kapag ka hindi mo alam kung ano yung totoo. Okay, so yun yung mga isasagot ko sa inyo. And another, ano pa ba? Okay, finally, meron akong ginawa yung Unlimited Prospects Handbook. So, e-book siya.
ebook na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng unlimited na prospects. Sobrang basic na nito, sobrang daling gawin, no? Kapag ka ito na, ito lang yung masasabi ko sa inyo pagdating sa unlimited prospect handbook. Kapag hindi dumami yung prospect mo, ibig sabihin hindi mo ginawa. Yun lang yun. Ibig sabihin hindi mo ginawa. And hindi ako diyan magbibigay ng mga masyadong technical na ang hirap, ang daling gawin. No, napaka-practical, napakadaling gawin. So, pwede niyo i-check mamaya yung unlimited prospect handbook. Makikita niyo dito sa kulay blue na dito nandiyan yung link. And mamaya after nitong Q&A session natin, ilalagay ko rin yung mga links sa replay nitong Q&A session na to para alam ko yung mga additional resources na alam ko makakatulong sa inyo. Okay, so with that being said, magsimula na tayo sa pagtatanong. Shout out pala muna dun sa mga first timer. Okay, saan yun? May nakita ko kanina. First time. Ayun, si Jan Justol. First time sa Q&A session. Vanessa Raya. Sino pa? Len Peroso. Welcome sa inyo, sa mga first timer. Welcome sa Q&A session. So, I hope marami kayong matutunan dito. And, yun pa pala. Nakalimutan ko. Ay, yung mga sasabihin ko sa inyo, ay yung mga i-share ko sa inyo, kung sa tingin nyo ay okay siya, kung sa tingin nyo ay tama, nasa sa inyo kung gagawin nyo or hindi. Doesn't matter naman sa akin. Pero kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, hindi kayo agree sa sinasabi ko, wag kayo maniwala. Walang problema sa akin yun. No? Hindi ko ipipilit kung ano yung paniniwala ko sa inyo. Hindi ko ipipilit kung ano yung ginagawa ko. Bahala kayo. So, akin lang, isasagot lang ako sa tanong. Yun lang ang trabaho ko. Okay? And imagine nyo na lang na for 1 hour, para nyo akong upline. For 1 hour lang, kasi hanggang, ano lang to, 8:50 PM or 8:55 PM. Parang upline mo ko for 1 hour. So, itanong mo na lahat ng gusto mong itanong, especially yung mga tanong na hindi masagot, yung mga tanong mo na hindi ka satisfied sa sagot ng uplines mo, kung meron man. So, yung mga, alam mo na ano, alam yung mga tanong matagal mo nang tinatanong sa isipan mo na hindi masagot-sagot. So, pwede mong itanong dyan. And pwede mo rin itong i-share sa inyong mga teammates, mga members na alam mo matutulungan nito kung ikaw isang upline. Pwede kang kumuha ng tanong galing sa member mo tapos itanong mo sa akin. Halimbawa, kung nahihiya siya magtanong, edi sasagutin ko na lang yun. Okay? So, yun. Meron na bang question? Okay. Okay, shout out. Sino pa yung mga nandito? Okay, Sir Fernando. Okay, Lodi ko yan. Marvin Kalangian. Okay, Kevin. Ay, Love. Double O eh. Okay. Joanne Berzosa, Japet Huban. Okay, so yan. Sino pa? Chrissy Torano. Welcome sa Q&A session. So, Michael Cadoso. Daming isda. Nakita niya sa intro. Okay. So, yun, meron na ako nakitang question. Nasaan yun? Wala. Okay, from Japet. Japet. Okay, paano po kayo magbigay ng incentive sa mga goal hitter mo po? Alam mo, yan yung isa sa mga kahinaan ko. Kasi ano ko eh, hindi lang sa network pati sa personal, no, hindi ako mahilig sa mga gifts, mga ganon. Hindi ako mahilig tumanggap ng mga regalo at hindi rin ako mahilig magbigay. So parang fair lang naman siguro 'yun, ano, kasi hindi naman ako mahilig tumanggap ng mga regalo eh. So hindi rin ako magbibigay. Pero kailangan kong matutunan kung paano 'yun eh. So sa akin kasi ayoko mag-isip ng surprise. Kaya kapag ako nag-surprise, ibig sabihin nag-effort ako nun. Pero ayoko kasi mag-isip ng surprise. Para sa akin, kung ako re-regaluhan, gusto ko, much better itanong mo na lang sa akin. Halimbawa, i-reward ako, itanong mo na lang sa akin kung ano yung gusto ko. Sasabihin ko kung ano gusto ko kasi alam ko kung ano yung gusto ko. So, ganun din ako mag-reward sa mga leaders ko. Kapag ka tinatanong sila or nagtatanong sila sa akin ng ano, halimbawa, humihirit ng reward, ayan, makakatip tuloy sila sa leaders ko. Tatanungin ko sila, ano bang gusto mo? House and lot, di ba? Sasakyan, ano ba gusto mo? Lamborghini? De, joke lang. Hindi ko pa kaya yung mga ganun. Dapat kumpanya yung nagre-reward ng ganyan. So, tinatanong ko sila, ano ba yung gusto mo? Di ba? So, pagka sinabi niya kung ano yung gusto niya, bibigyan ko siya ng computation. Tapos yan, i-hit mo yan, bibigyan kita. So, bukod sa kuminta ka na, kasi na-hit mo yung number na binigay ko, meron pa ako bibigyan na bonus sa'yo. So, ganun yun sa akin. Binibigay ko sa kanila kung ano yung gusto nila. And usually, para mas madali, bonus cash na lang. Tapos kayo na lang bahalang bumili kung anong gusto nyo. So, yun yung ginagawa ko. Hindi ako yung magsa-surprise, ganyan. Kasi para sa akin, pag hindi rin nila nagustuhan, wala rin. Hindi rin nakaka-motivate. Kasi hindi naman nila nagustuhan eh.
So, kung ano yung makaka-motivate sa kanila, edi yun, yun ang ibibigay. So, yun yung ano ko, yun yung diskarte ko. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong ni Japet. Okay, next question. Shout out kay Sir Francis sa mga Lodi. Okay, next. Next question. Maganda to, maganda tong tanong na to. From Vanessa Raya. Kailangan po ba mag-stop sa school para maka-focus sa network? Marami po kasing nag-i-encourage na ibang uplines, mahirap daw po mamangka sa dalawang ilog, lalo na po schooling. Hindi! Yun yung pinakang sagot ko. Unless ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Pero ang sagot ko dyan, hindi. Lalo-lalo na kung hindi ikaw ang nagpapaaral sa sarili mo, kung magulang mo nagpapaaral sa'yo, wala kang karapatan mag-decide ng ganyan. Okay, so alam ko yung mga ganyan kasi ginagawa namin yan dati. Okay, isa rin yan sa mga reason bakit ako nag-drop out before. Pero ako, nagbuong decision talaga at tinanggap ko kung ano yung mga consequence. Pero ang pangit lang na part doon is, hindi nagustuhan ng magulang ko, syempre. Ako kasi, black sheep nga ako ng pamilya namin. No, rebuild eh. Kumbaga, so which is hindi maganda yun, ha. Hindi, kung ano talaga yung gusto ko, yun ang susundin ko eh. So regardless, so kung ano yung naging consequence, di tinanggap ko. So hindi nagustuhan yun ng nanay ko, syempre. Yeah, pangarap niya makapagtapos kami, ganyan. So pero okay, matagal na kaming okay ng nanay ko and naiintindihan na niya, no? Recently lang niya naiintindihan, actually last year lang yata niya naiintindihan after 6 years ko sa network marketing. Tsaka niya naiintindihan na ito talaga yung gusto kong gawin. Kasi hindi ako tatagal ng ganito kung hindi ko to gusto, no? So kung ikaw ay pinag-aaral ng parents mo, wala kayong karapatan mag-desisyon ng ganun, no? And napakalaking kalokohan kasi nito. Marami kasi mga uplines, no? Ito yung ano, hindi naman lahat. Pero usually, karamihan ng uplines na nag-i-encourage, isa rin sa mga rason ba't pumapangit ang networking eh. Dahil sa mga gantong kalokohan, no? At some point, meron naman talagang advantage kapag nag-full-time ka, ganito, ganyan. Pero merong tamang proseso, hindi yung bigla ka na lang, titigil na ako kasi payaman ako eh. Kalokohan yan, no? Kalokohan yan, yan yung isa sa mga toxic na kultura ng mga unethical upline na hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. Merong tamang proseso pagdating dyan. Pero usually, nakadepende rin kasi sa'yo yan at saka sa parents mo, no, kung papayag sila na ganyan. Pero especially base kasi sa tanong ni Vanessa, feeling ko bago ka pa lang, Vanessa, no, feeling ko 3 months below ka pa lang or 6 months below, no, correct me if I'm wrong, mga nasa 3 to 6 months below ka pa lang, no, wala ka pang isang taon, so kaya ganito yung question mo. Kasi meron akong kakilala na actually hindi naman kami magkakilala pero nakilala ko siya, hindi ko alam kung kilala niya ako. From different company na naging millionaires club tapos nag-aaral no, napasok sa school, nakagraduate ng college. So wala naman talagang kinalaman yun doon eh, especially kung yung sa yung pagpasok mo, yung course na inaaral mo kung college ka ay gusto mo talaga. Kasi ako hindi ko talaga gusto eh, wala akong gusto na course that time. Kasi sa ito yung sa ano ko ha, ito naman yung sa case ko. Dropout ako 2 beses. Parehas IT yung course ko. Hindi ko naman talaga gusto yun. Hindi ko kasi alam kung anong gusto ko ng mga time na yun eh. So, para at least alam nyo yung context pagdating dun sa akin. Which is, once again, hindi ko nire-recommenda yung ganyan na bigla kang aalis sa pag-aaral, titigil mo para lang mag-network. No, hindi ko inire-recommenda. Meron tamang proseso, pero wag nyong bigla kang magde-desisyon ng ganyan. So sa context nun sa akin kasi, hindi ko talaga gustong pumasok sa school kasi wala dun yung, hindi ko dun nakikita yung future ko eh. So kung ako ang pangarap ko ay maging doktor, maging engineer, maging architect, kailangan ko talaga mag-college. Kasi yun yung way para makuha ko yung pangarap ko na yun. Kaso wala akong gusto dun. From first year high school hanggang fourth year high school, paulit-ulit akong tinatanong ng magulang ko, anong course yung gusto ko? From first year high school, palagi ko sagot, di ko alam. Hanggang fourth year, napilitan ako kasi ka-college na eh. Wala akong direction sa buhay, sa totoo lang. Ang pangarap ko nung high school, maging professional Dota player. Di ba? Lapit, di ba? Nagpapawiran tayo dito. Ang lapit. So, yun yung pangarap ko nung high school.
hindi ko talaga alam, pero napilitan na lang akong mag-isip ng course kasi nga kailangan. So ngayon, alam mo nyo, hindi ko makakalimutan, tinanong ko yung tatay ko. Sabi ko sa kanya, ano bang kurso yung kikita ko ng malaki? So fast forward, dun ko na-realize na pang-negosyante pala ako. Hindi ko alam. Late ko na, na-realize ko na networker na ako. No? Nung binalikan ko yun, o nga no, tinatanong ko kung ano bang course yung kikita ko ng malaki. So nag-try ako na mag-apply ng scholarship sa pagiging seaman, bagsak, di ba? Trinay ko din naging kinonsider ko rin maging teacher kasi malaki daw sinasahod ng teacher. Ewan ko kung totoo, malaki daw sinasahod ng teacher, pero na-realize ko, ayoko mag-aral pang habang buhay. Ayoko nang pumasok sa school eh, tapos mag-teacher pa. So ayoko. And then finally, IT. Kasi ang mahirig na rin naman ako sa computer games sa totoo lang. Eh di yun na lang, yun na yung pinaka, alam mo yun, pang walang, ano mo yun, yung course na, ano, ewan ko kung alam niyo yung biro na yun, yung kursong pang walang direksyon sa buhay. IT, HRM, no? wala akong dinidegrade sa inyo, no? Pero kasi IT ako eh. So, yung mga ano, wala silang, hindi nila alam kung anong course ang kukunin nila. So, nag-IT ako kasi, yun yung uso eh, nung mga time na yun, 2012, yun yung uso eh. Diba? IT na lang, sige, IT na lang din. Yung mga tropa, IT din. So, IT na lang din. Diba? Tapos ang iniisip, anong trabaho pagka-graduate? Call center daw. Diba? So, malaki daw sahod. O, sige, yan na lang. Diba? And then, nung na-encounter ko yung network, doon ko na-realize kung ano yung gusto ko. Kung ano yun talaga yung kung ano yung gusto ko. Gusto ko ng freedom. Ayoko nang may boss kasi na-experience ko rin magtrabaho. College ako, nagtrabaho ako as a service crew. No, itago na lang natin sa pangalan na Jollibee yung pinagtrabahuhan ko. So baka familiar kayo doon. So naging ano, service crew ako doon. And nung na-encounter ko yung network, na-experience ko mag-network, kahit sobrang hirap. Na-experience ko sa network, magutom. Eh, alam nyo na yung siguro yung story kung napanood nyo na yung mga, ang dami ko ng videos about dyan. Yung story, nagutom ako, bound sa utang. Or, kahit sobrang hirap, iyak, pawis, luha, uhog, lahat na nagsama-sama. So, yun yung na-experience ko na hirap. Pero, na-realize ko kung anong gusto ko. At least dito may freedom ako. Na malaya ako. Na ako yung may hawak ng future ko. Parang ganun. So, yun yung context. Bakit ayokong pumasok sa school. Pero kung ikaw, pangarap mo yung may profession ka talaga na pangarap. Which is yung, usually, typically, doctor, engineer, architect, or ano pa ba. Ewan ko kung ano pang ibang professional na ano na kailangan mo talagang mag-undergo ng college. Hindi. So, isipin mo nang mabuti. Okay? Kasi, lalo-lalo na kapag ganyan. Palagi nyo ito. Kaya ko rin to sinasabi sa inyo. No? And, nabanggit ko na rin kanina na kung sa tingin nyo mali ako, di huwag kayo maniwala sa akin. Wala naman akong pakialam. Ang tinuturuan ko kasi kayo kung paano mag-isip. No, hindi ko kayo tinuturuan kung ano yung dapat mong isipin. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Kasi usually, yan yung isa sa mga toxic na kultura ng networking na palagi nilang sinasabi sa yun nga yung pang-asar sa atin ng mga tao, 'di ba? Open-minded ka ba? 'Di ba? Palagi nating sinasabi na ganoon na open, dapat open-minded, pero pagpasok mo sa networking, kino-close mind ka. Hindi mo napapansin? Tinatago nila sa mind setting yung equals to brainwashing, no? Kasi kung talagang tinuturuan kanila kung paano mag-isip, hindi kanila didiktahan kung anong dapat mong gawin, hindi mo dapat gawin. No, ako, pag ako nagtuturo sa mga bagong members ko, hindi ko sinasabi sa... Tinasabi ko sa kanila ito mga dapat mong gawin, pero malaya ka kung ayaw mo. Diba? Kung ayaw mo mag-invite, walang problema. Kung ayaw mo magbenta, walang problema. Pero hindi ka kikita. So, hindi ako may kasalanan nun. So, yun yung sa akin. Okay, kasi naggaling rin ako sa ganyan na culture. Kaya alam ko yung bawat pasikot-sikot ng kalokohan na ginagawa nila. Kasi naggaling rin ako sa ganyang klase ng culture, ng brainwashing. Okay, na-brainwash din ako. So, alam ko. Kaya ikaw, para kay Vanessa, ikaw yung magde-decide talaga niyan kasi napakalaking ang laking kalokohan na ginamit yung mapamamangka sa dalawang ilog. Eh, magkaiba naman 'yun. 'Di ba? Magkaiba naman 'yun. Maraming kasing mga ito pa, another thing. Ito yung isa sa mga pinakang ugat bakit pinipilit ng mga uplines. No, sa mga uplines na gumagawa ng ganito, kung meron man sa inyo diyan ethical networker na itigil niyo. Okay, as wag niyo tawag dito, huwag niyong tanggalan ng options yung member. Ay, yung member mo, turuan mo kung paano mag-isip. No?
sabihin mo sa kanya na kapag ito yung ginawa mo, ito yung posible na mangyari. Kapag ito naman yung ginawa mo, ito yung posible na mangyari. So, ikaw bahala mag-decide. No? Yun yung sa akin. Usually kasi, kaya ganito yung ginagawa. Ito yung isa sa mga pinakang ugat. Ha? So, dito na rin ko na rin tatapusin yung sagot kasi baka humaba ako ng humaba. Yung mga appliance na nagre-recommend na ganito, mag-full-time ka, mga tamad. Gulat ka, no? Mga tamad. So, paano ko nasabing tamad? Ayaw nila mag-produce ng sarili nila eh. Kasi kung kaya mo mag-produce, kung busy ang isang upline sa pagpo-produce ng sarili niyang production, nagde-direct siya ng sarili niya, nagbebenta siya ng sarili niya, hindi niya kailangan kung busy yung member niya na mag-full-time. Kumikita siya eh. Tama o mali? tama o right o correct? Di ba? Kung busy ang isang upline na mag-produce ng sarili niya, ng direct, ng selling ng sarili niyang production, hindi niya kailangan pilitin yung mga members niya mag-full-time. Bakit niya pinipilit mag-full-time? Kasi iniisip niya, magtatrabaho itong mga members ko para sa akin. Hataw sila para rumisulta ako. Nabubuking sila. No? Oh. Ano, sabi, meron ba diyan, meron magsabi sa akin diyan, mali ako? Debate natin. Di ba? So ako, pag tinatanong ako ng members ko, magfo-full-time siya, hindi. Meron akong tatlong requirements na binibigay. Okay, may tatlong requirements. Ang unang requirement, kailangan meron kang at least 6 months worth of savings for expenses. So for example, kung lalo-lalo na sa mga may responsibilidad, mga padre de pamilya, nanay, breadwinner, no, may responsibilidad ka, may mga pinapakain ka, may sinusuportahan ka, lalo-lalo na. 6 months worth of savings for expenses. So for example, OFW. Para ka makapag full-time, at least, halimbawa, kung nagpapadala ka sa family mo ng 30,000 per month, na, kung 6 months yon, dapat at least meron kang savings na 180,000, yun yung panggalaw mo sa another 6 months. 6 months na full-time ka. Within that 6 months period, kailangan talagang todo hato makapag-result ka, which brings me to the second. Okay, to the second part. Kailangan master mo yung basics, kailangan kumikita ka na. Kahit pakunti-kunti pero consistent. Okay, ako binibigay ko na figure, at least kalahati nung sahod mo yung kinikita mo per month sa negosyo. At least kalahati. Tas consistent, hindi yung kinita mo lang one time, tas yun ipapamawir mo na weekly. Ay, wag tayo doon. Mabubuking sila, wag tayong ganun. Okay, so, at consistent. And ikatlo, dapat 110% fully decided ka na ito na talaga. Patay kung patay, ito na talaga. Magpo-full-time na ako, wala nang balikan. Kasi kung meron ka ng anong savings, tapos kumikita ka na at least half, pero yung ikatlo, wala. Alin man doon sa tatlo, hindi mo ma-meet. Kahit isa lang doon, hindi mo ma-meet. No. Hindi ka pwedeng mag-full-time. Pero kung mag-full-time ka pa rin, bahala ka sa buhay mo. No, hindi ko na ano yan. Wala na akong ano dyan. Labas na ako dyan. Kasi nagbigay ako sa inyo ng advice, nagbigay na ako recommendation, hindi mo sinunod. Wala na akong problema doon. Maging responsible ka na lang sa kung ano yung consequence, kung ano yung mangyari. Pero syempre, andito pa rin ako to support. So, binibigyan ko sila ng laya. Binibigyan ko sila ng guidance at knowledge. Bilang upline, ang trabaho ko lang ay magbigay ng guidance at knowledge. Yun lang. Hanggang doon lang yung kaya kong ibigay. Hindi ako yung hahataw para sa kanila. Hindi ko ibibigay sa kanila. Ito, kausapin mo lahat. Bibili na lahat yan sa'yo. Hindi ganon. Huwag ka maghanap. No? Pagdaanan mo yung proseso. Kung nahirapan ka, tas umayaw ka, di bye-bye. Ako, basta ako na-provide ko yung kailangan ko i-provide, nagampanan ko yung responsibilidad ko, okay na ako dun. Okay. So, yung katulad, balikan natin yung sinasabi ko, kailangan fully decided ka na. Kasi kung iniisip mo na, sige, magpo-full-time ako, try ko. Pero pag hindi nagkaige, balik na lang ako sa trabaho. Kung ganun way ang thinking mo, huwag ka na mag-full-time. Huwag ka mag-full-time. Kasi sigurado, babalik ka lang din. Kasi meron kang exit plan ka eh. Nung ako nag-full-time, wala na. Patay kung patay, ito na talaga. Hanggang dulo, ito na talaga. Wala na akong ibang plano, wala na akong mga exit plan. Ito na lang. Okay, so yun. I hope na nasagot ko yung tanong ni Vanessa. And para sa inyong mga nag-iisip ng about doon, power pa yaman. Power pa yaman ba? Okay, so I hope nasagot ko na maayos yun. And next question. Okay, next question.
From Crazy, paano effective follow-up closing? Meron akong video sa ano? Meron akong video sa YouTube about dito. Much better yun yung panoorin mo, Crazy. So, Crazy Torano, effective follow-up or closing the deal. Meron akong video, mas much better yun. Kasi mas technical yun, kompleto. Pero, sasagutin ko pa rin yung summary lang. Okay, summary. Pagdating sa pag-follow-up, no, walang perfect follow-up. Kasi yung iba sa inyo, baka iniisip nyo pag sinabing effective, perfect. Pag finalo-up ko to, baka merong strategy na pag may secret budol-budol scripts na pag sinabi ko, automatic silang bibli o automatic silang sasali. Walang ganun. O yung nakaka-hypnotize na mga magic words, kalokohan. Unless mambubudol ka talaga. Ewan ko kung kaya ng konsensya mo gawin yun. Di ba? So, kung kaya mo yung karma na parating sa'yo, eh, di gawin mo. hindi ko gagawin yun. Diba? Walang ganun. Okay, walang ganun. Ang importante, palagi nyo tatandaan, ang importante pagdating sa prospect mo, whether you're selling or you're recruiting, ano yung problema nila na mareresolbahan ng produkto mo or ng service or opportunity na inaalok mo. Yun yung palagi mong iisipin. Ano ba yung problema nila na masosolusyonan ng opportunity ko? Kasi pag naintindihan nyo yun, kayo yung gagawa ng sarili nyong script. Okay, so in the future, magkakaroon rin ako ng mga ganyang intensive training course about sa closing, follow-up, yung kompleto. Okay, so abangan nyo yun. Kung hindi man ngayon taon, next year, no, ang course na yun is yung ethical recruiter. Basta abangan nyo na lang, mag-a-announce na lang ako about dun. So yun, kompleto naman yun. So next question. Okay, shout out muna tayo pala. Constantine Salem. Good evening, John Verzosa, Mary Jane De Leon. Okay, shout out. So yun, next question tayo. Next question na. May pa pala si Eds Modge. Yun yung nakalagay. Okay, next question. Okay, Sir Carl, from Tristan Asuncion. Sir Carl, ano po opinion nyo sa isang apply na puro plano lang po ang sinasabi dahil po nung humingi po ako ng guidance at humingi po ako ng teaching, sinasabi lang po kasi sa akin tuloy-tuloy lang and tanggalin ng negative thoughts. I know that is part of the business but di ko lang po alam if tama ang ginagawa ko dahil sa buong time ko in my company wala po gaano nag-guide sa akin at puro sagot lang sa akin is tuloy-tuloy lang po. Alam mo yung nakakalungkot. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na mali yung tuloy-tuloy. Kasi tama naman talaga yun eh. Tama naman talaga eh. Pero ang problema kasi, anong itutuloy? Paano tumuloy-tuloy? Anong gagawin? Yan ang problema eh, di ba? Ano bang gagawin ko everyday? Step by step. Di ba? Step by step, specific. Nalimutan ko na tuloy yung seses ko. Diba? Step by step, specific, ethical strategies, tama ba? Yung CSS. Ako mismo nalimutan ko na. Tagal ko na hindi nababanggit yun. Yung step by step, ano bang gagawin kong step by step? Yung ethical na paraan, yung effective na paraan para makabenta ako, para makapag-recruit, ano ba? So yun yung nagiging problem. Usually kasi, nagiging excuse na lang to ng uplines eh. Ang dali lang naman kasi sabihin na ituloy-tuloy mo lang. Ang dali lang kasi sabihin na hindi pa kasi malalim ang reason why mo. O kaya ang dali lang naman sabihin na kulang ka pa kasi sa hataw, 'di ba? 3 years ka na pero kulang ka pa rin sa hataw. 'Di ba nakakatarantado noon. 'Di ba? Maintindihan ko yung kulang sa hataw kung 1 month ka pa lang, 3 months ka pa lang, less than a year, pwedeng kulang ka pa talaga sa hataw, pwedeng hindi pa talaga malalim yung reason why mo, pero kung 2 years, 3 years, 5 years, kulang pa rin sa hataw. Naggagaguhan na ba tayo dito? Diba? So, yun yung nagiging problem doon. Pero, yung concept lang naman na yun na tuloy-tuloy ka lang, dapat tanggalin yung negative thoughts, by the way, hindi mo naman matatanggal yan, walang nakakatanggal yan. Diba? Kasi, parang ang thoughts is parang ulap. No, yung ulap, yung ulap, mamaya nandyan, mamaya wala na. Diba, paiba-iba ng itsura. Minsan clear, minsan sobrang, parang uulan, diba? Parang ganun rin yung thoughts natin. Hindi naman naiwasan yung hindi nawawala ang negative thoughts. Ang importante lang is kung ano yung nagiging reaction mo pag may negative thoughts. So, yun yung kailangan na pinapractice. So, medyo malayo na yun dito sa tanong ni Tristan. So, may recommend ko is alamin, marami akong video sa YouTube, step by step, ethical, paano ka mag-invite, paano mag
meron, alam ko, meron din ako doon paano magbenta ng products, paano mag follow up. And doon na nga eh, kaya ko nga ginawa yung YouTube channel na yun eh. Libre yun. Wala kayong babayaran doon, no? So, marami na kayong makukuha ng mga technical strategies na pwede nyo nang gamitin sa negosyo nyo. So, yun ang may recommend ko na i-apply nyo. Kasi yun nga, puro ganun yung tinuturo ko yung technical eh. Minsan nga, nasusobrahan na ako sa pagiging technical. Kaya nag-adjust ako, no? Kailangan ko rin ng tamang mindseting, syempre. Kailangan din ng konting motivation, ganyan. Hindi pwedeng sobrang technical kasi we are emotional beings. Kailangan natin yung ma-feed yung emotional chorba natin. Di ba? So, yun yung may recommend ko. Okay, kung hindi mo alam kung anong gawin, punta ka sa YouTube ko, i-binge-watch nyo. Kaysa Netflix ang i-binge-watch nyo, yun. Yun ang babaran nyo. Di ba? Kaysa telenovela o K-drama yung, o tulpo yung pinapanood nyo, dun, yun ang panoorin nyo. Kung gusto nyo magka-resulta lang naman. Kung gusto nyo lang, kung hindi naman ay seryoso sa negosyo nyo, di wag na. Okay? So, yun. I hope nasagot ko yung tanong na yun. It's already 8:36. Okay? So, tanong-tanong pa kayo dyan habang kaya pa nating sumagot. Okay, so yun. Next question. Sino to? John Mark Tanaya. Okay lang po ba na magpatulong pa po ako sa upline ko para magpa-join ng member? Parang hindi po kasi natuto kapag sila lagi nagpapa-join. 8 months na po ako sa business. Ano? Parang hindi po kasi poko kasi na... Ah, po ako. Kala ko yung member. Parang hindi po ako kasi natuto kapag sila lagi nagpapa-join. Actually, tama ka doon, John Mark. Kung sila palagi yung nagpapasali ng prospect mo, paano ka matututo noon? Kung hindi ikaw mismo yung gagawa. Dapat ikaw mismo yung gagawa, ikaw mismo yung matuto. Ako natuto mag-present bago pa lang ako sa business. Siguro, wala pa akong isang buwan na ako na natuto ako. Na nagkusa ako. Kasi, naalala ko yun nung kauna-unahan beses na nag-present ako. Clear book. Hindi ko makalimutan yun. Naalala ko kung saan. Naalala ko. Dito sa SM yun. Yung pinusakal ko pa yung guest ko na yun na pinakang-una kong presentahan. Naalala ko pa yung mukha niya pero di ko na maalala yung pangalan niya. No, nag-a-apply nun sa Toy Kingdom. So, nakita ko siya dun sa malapit sa Toy Kingdom sa SM dito sa amin sa Lucena. Tapos pinusakal ko siya. May dala-dala akong clear book. Maaga yun. Siguro mga 8 a.m. yun. Nung umaga o 9 a.m. 9 a.m. bukas ng SM. Mga ganon, around ganon. 9 a.m. That was 2000, siguro early 2014 yan. Mga January ng 2014 or December ng 2013. So, mga ganon yan date. Tapos, ang agap kasi ako pa lang yata yung tao sa office nung mga time na yon. Tapos, nung na-invite ko na siya, tinawagan ko yung upline ko. Tinawagan ko yung upline ko, which is yung mga tropa ko. Sila yung mga marurunong na mag-presente, yung mga upline ko, tropa ko sa unang company. Tinawagan ko sila, mga tulog pa. Kagigising lang. No? So, alam nga naman, paghintayin ko yung tao. Yung, na hintayin pa, maliligo pa yung mga upline ko noon. Mga tropa ko lang naman kasi yun eh. Maliligo pa, magbibis pa, kukommute pa papunta dun sa office, diba? E di ako na lang magpre-present kasi sabi, may clear book naman ako. So, gagawin ko lang, siguro babasahin ko na lang to. So, ganun nga yung ginawa ko. No? Binasa ko yung clear book habang alam niyo, ewan ko kung na-experience yan yung iba sa inyo, hindi na na-experience yung ganun eh. Old school kasi ako. Clear book presentation. Doon ako nagsimula mag-aral, magsulat pabaliktad. No, habang nagpe-present ako, binabasa ko lang yung nakalagay doon sa clear book na yun. 'Di ba? Binabasa ko, iniisa-isa ko, tapos nagbibilog-bilog ako. Mali-mali yung mga pinagsasabi ko. Alam ko kasi pagkatapos noon narinig ko yung mga yung noon nakinig ulit ako ng seminar, nakinig ulit ako doon sa mga magagaling mag-present. Mali-mali yung mga pinagsasabi ko noong mga time na yun. And ito yung malupit, no? 'Di ba? Natapos ko mag-present, pagkatapos ko mag-present sa kanya, ay grabe. Hindi, syempre hindi siya sumali. Hindi siya sumali. No? Wala, sabi niya, sige, maganda yan, pag-isipan ko muna, di ba, typical. Tapos umalis na siya. Hindi siya sumali. Okay, hindi rin naman ako marunong mag-follow up noong mga time na yon. So, yun. Pero after nun, natuwa ako sa sarili ko kasi nagawa ko. No, kahit palpak, kahit di siya sumali, okay lang, nagawa ko. Ibig sabihin, kaya ko. Diba? And ayoko rin kasi na ano eh. Ito rin kasi another thing pag sa old school way ng ano, yung old school way ano, magpapa-present ka ganto ganyan. Kapag ka hindi sumali yung ano, yung member, 'di ba? Pwede mong sisihin yung apply mo kasi hindi yung prospect pala. Hindi kasi magaling si apply mag-present.
ayoko nang ganun. Ayoko nang dumating sa ganun. Edi kung ayoko na nagkakamali yung upline ko, nagkakamali kung sino man yung nagpe-present para sa akin, ako nang gagawa. Ako yung gagawa. Diba? Para wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. At saka, nung nagsisimula pa lang ako, ayoko rin kasi talaga nang umaasa sa kahit na kanino. Hindi ko alam, inborn siguro sa akin yung ganun na naalala ko nga nung nagsimula pa lang ako, sabi ko sa upline ko, turo niyo lang po sa akin kung ano yung gagawin ko tapos hayaan niyo na ako. So kapag ka meron kayong ganun na member, ano yan? Potential leader yan. Mataas ang chance na maging leader yan. Basta itatama lang yung ugali. Na itatama lang yung ugali. Pero hayaan mo lang. Kung sinabi niyang hayaan mo siya. No? So sabi ko, lalapit na lang ako pag may tanong ako, pag may kailangan, doon ako lalapit. Pero hayaan niyo na lang ako, ako na yung gagawa. So doon ako nag-start na ano, maaga pala natuto na ako mag-present ng akin. No, kahit palpak-palpak ako, 'di ba? So sa presentation naman, hindi naman completely ako lang nagpe-present unless wala yung upline ko. Pag nandoon yung upline ko, syempre yung mga time na yun, tagal-tagal na noon, nagpapa-power ako sa upline ko. So yung tinatawag ko na lang yung upline ko pag mag-share na siya, kung babaliwin na niya yung prospect, ayun. Pero nung time na yun, syempre wala akong resulta, wala akong ipapamawir kasi yun yung way namin dati, hindi ko rin naman alam na mali pala yun. So papamawir, so ganun. Tama. Hindi ka matututo kung palagi yung upline mo yung gumagawa. Sabi nga dito sa negosyo natin I help, period. I help, period, you build your business. Kasi usually yung ginagawa ng mga uplines or sinasabi ng mga uplines, I help you build your business. Diba? Pero ang totoo nun, I help, period, you build your business. Ikaw bubuo. Tutulong lang ako. Ang kaya ko itulong is knowledge and guidance. Okay, dapat kaya nga tayo tinatawag rin na independent distributor. Dapat marunong tayo. No, marunong tayo maging independent. Matuto tayo maging independent. Okay, kasi at the end of the day, negosyo pa rin naman natin yung tinatrabaho natin. Mga pangarap pa rin natin ang tinatrabaho natin, hindi yung mga downlines or yung mga uplines ang tutupad noon, kundi tayo pa rin naman. Okay? So I hope nasagot ko yung question. Sino to? John Mark, ni John Mark. Okay, so yon, next question. It's already 8:42. So siguro mga tatlong tanong pa to. Okay, next. Ask ko lang po, or from John De La Serna Justol. Justol ba? Tama ba? Ask ko lang po, Coach Charles, galing po ako kasi ako sa unethical upline sa past company ko. Ang problem is yung workplace ko is saturated na ng mga members nila at nagre-recruit pa sila ng iba. Paano kaya masasabihin yung mga workmates na wag masyado mabaliw sa strat nila? Baka po kasi pag initan ako, wag mong gagawin yon. Pag iinitan ka talaga nila, hayaan mo na lang. Mind your own business and let them mind their own business. Napapa-English tuloy ako. Hayaan nyo sila, wag nyo silang pakialaman. Kung trip nila is manloko, mambaliw, problema na nila yung karma. Hindi naman ikaw makakarma, sila naman eh. Pero wag silang pakialaman. Mind your own business, mag-focus ka sa negosyo natin na ginagawa. Focus ka doon. Okay, wag kayong mangingi alam ng ibang tao. Kung yung discard nila, bahala sila sa buhay nila. Diba? Bilang ethical networker, hindi natin trabaho na punahin sila. Yung punahin bawat na, ay, unethical yan. Wag mong gawin yan. Hindi. Gawin natin kung ano yung tama, tapos ipakita na lang sa resulta. Lead by example. Lead by example. Nung unang beses na pinipreach ko yung about sa ethical, pagiging ethical, ganyan, ang daming nagagalit sa akin. Hanggang ngayon naman, marami pa rin nagagalit sa akin. Pero hindi ko malaman kung bakit hindi nila ako marekta. Ewan ko, ano ba? Natatakot ba kayo sa akin? Liit-liit ko lang naman. Diba? So, hindi nila ako marekta naririnig ko pa sa ibang tao. Diba? Pero mas lalo lang akong ginaganahan. The more na narinig ko yung mga ganon, na binabash ako, sinisiraan, the more na ginaganahan ako. Mas lalo kung ipipreach yung pagiging ethical. Kasi kahit pa ipablock nila ako sa mga downlines nila, hindi lang naman ako yung ethical networker. Ako lang yung nagsimula, pero hindi lang ako. So marami pa rin dyang iba. Magigising at magigising pa rin sila sa katotohanan. Okay. The truth will set them free. So hayaan mo yung time nila. Sino to? Si John. Hayaan mo yung time nila na dumating. Katulad mo, di ba? Baliw-baliw ka din dati. Nakapiring din, naka-blindfold ka rin dati, pero dumating yung time mo, ngayon yung time mo para magising, so hayaan mo rin yung time nila, magkakaroon na sila ng tamang time para magising. Okay? So yon, power pa yaman. So huwag nang pakilaman, focus kayo sa production nyo. Okay, next question. Sino to? Jun Lee.
Junly Resgonia. Okay, kapag ang prospect mo nagtanong connecting or connected ba sa networking ang product na to, ang ginagawa ko, sinasabi ko totoo, tama ba? Di na kasi nagre-reply pagkatapos. So, yung iba kasi, ito ha, palagay niyo itong tandaan, pag ganito yung mga tanong, isang tip pagdating sa objection. Meron akong course na ginawa dito, yung overcoming objection. Nandun na lahat yung most common objection na ma-encounter nyo, especially yung mga latest na objection ng prospect, katulad ng saka na lang ako sasali pag tapos na yung quarantine, tapos na yung pandemic, hindi matatapos to ng ngayong taon, hanggang next year pa to. Ang pagtapos na yung mga ganto ganyan, saka na lang yan. Nandun, nilagay ko, may mga script na na-provided doon. So mamaya pwede nyo i-check yun mamaya. Ilalagay ko yung link sa description nito. Pero pagdating sa objection, pagka yung mga ganyan, no, itanong mo muna sa kanila bakit nila naitanong. Connected ba sa networking tong product na to? Bakit mo naitanong yan? Kasi para malaman mo kung bakit nila naitanong. 'Di ba kung ano yung reason bakit nila tinatanong? Kasi pagka halimbawa may mga salesman na pumupunta sa kanila para magbenta na. Ewan ko kung wala na siguro sa ngayon kasi may pandemic. Pero yung mga nag house to house na salesman, meron naman doon mga hindi naman networker. Eh. Talagang nagbebenta lang ng product nila, yung nag house to house. Hindi naman nila palaging itatanong yan na connected ba to sa networking, di ba? So, may reason ba't nila tinatanong yan, and usually yung mga nagtatanong na ganyan may hindi magandang experience sa networking, or dahil doon kaya gine-generalize na nila sa ano, pagdating sa gine-generalize na nila lahat ng networking. So itanong mo bakit na itanong. So para malaman mo kung ano yung rason, wala lang natanong ko lang. So kapag sinabi mo na ayun, di tsaka mo sabihin, oh yes, connected. Pero hindi naman membership yung binibenta ko, yung product lang. Yeah, so ganun. So yan yung may i-recommend ko dito kay Junly pagdating diyan. So mamaya pagkatapos nitong live, i-check out niyo mamaya yung ano, check niyo yung overcoming objection. Lahat niyan nilalagay ko yung links pagkatapos nito. Okay, Joanne Verzosa, paano yung tamang pag-invite? Wala namang merong tama at maling pag-invite, wala lang perfect na way pang invite. Yung ito, sobrang perfect nitong pag-invite na to. Pag ginawa mo lahat, sila mai-invite mo. Walang ganun. So, tanggalin nyo na sa isipan yun. Tanggalin nyo sa vocabulary nyo yung madali at mabilis. Kasi kakahanap mo ng madali, mas lalo kang mahirapan. Kakahanap mo ng mabilis, mas lalo kang tatagal. So, tanggalin nyo na sa isipan yun. Walang ganun. Okay. So, paano yung tama pag-invite? Yan. Yan yung tinuro ko sa Unlimited Prospect Handbook. So, kaya i-check nyo yan mamaya. Marami namang ways. Actually, meron ako mga libreng video sa isa sa mga pinaka-popular na video na meron ako sa YouTube, yung lumang video ko na paano mag-invite. Kasi karamihan dun sa mga tinuro ko dun, applicable pa rin hanggang ngayon eh. Meron lang sigurong ilang technical parts dun na hindi mo na magagamit ngayon. Like, pag yung may tinuro ako dun na about inviting sa Facebook, merong mga features dun si Facebook na wala na ngayon. So, pero the rest, karamihan dun, applicable pa rin siya hanggang ngayon. Kasi ang iniisip ko palagi is, as much as possible, hindi masyadong mag-rely sa mga unique features na meron si Facebook. Na hindi naman siguro mawawala kay Facebook yung messaging. Hindi naman siguro. Di ba? Nagkahiwalay na nga yung, hindi na nga parang iisang entity yung ano, yung Facebook at saka Messenger. Di ba? May sariling website ang Messenger, messenger.com. Di ba? Pwede siyang humiwalay talaga kay Facebook. So sa tingin, hindi naman mawala yung messaging. So, meron ako mga tinuro about doon, paano yung inviting sa ano, sa Messenger, yung mga ganyan. Marami akong videos din sa YouTube. So, i-check nyo mamaya, mas technical yung, mas mahaba yun kasi hahaba ako. Yun lang rin naman yung sasabihin ko. Yung tinuro ko doon, so ayoko nang ulitin. Yun, nandoon na lang. Okay? So, yun, next question. Okay, shout out Norman Lonezo from Valenzuela. Amalia Rana from Malaysia din, no? Di ba? From Malaysia. Okay. And by the way, pag meron sa inyo dito nagdoble yung sagot, ano? Nagdoble yung tanong. Sagutin ko muna yung iba. No, yung iba. Sagutin ko muna yung iba para mabigyan natin sila ng chance. Okay? So yun. O mali pala ako kay Vanessa. 7 months. Isang buwan na lang. Konti. Sabi ko is either 3 or 6 months below si Vanessa. 7 months, isang buwan na lang, sayang. Munti ka na. Okay. Norman Lonezo, ano po ang right mindset sa pagkausap ng prospect? Ang tamang mindset sa pagkausap ng prospect ay hindi mo sila pipiliting rekrutin o bentahan.
Okay? Wala kang pakialam sa kung ano magiging desisyon nila. Kung mag-decide sila na bumili or sumali, congrats. Diba? Congrats sa kanila. Kung ayaw nila, no problem. Diba? Next. So, yun yung tamang mindset sa pagkausap ng prospect. Hindi ka nakikipag-usap para pilitin sila or kulitin sila na kulitin sila na bumili or sumali sa'yo. Okay, yung hindi ka dapat masyadong attached sa magiging outcome nung yung pinag-usapan nyo. Okay, hindi ka dapat masyadong attached. Kung ayaw niya, hindi pa niya time. Hindi pa ito yung time para sa kanya. Follow up na lang ako. Oh, di ba? So yun ang tama. Huwag niyo pa personalin yung pagdating sa rejection. Okay, so yun. Next, tanong ni sino to? Master Jeremiah. Okay, bakit din niyo naisin magtuloy sa course na IT? Gayon kayang pag-aralin ang sarili. Yes, tama kayo. Kaya kong pag-aralin talaga 'yung sarili ko, pero ayaw ko na eh. Bakit ko ayaw? Kasi ayaw ko eh. Yun na yun. Ayaw ko. Period. Ayaw ko na. So bakit kasi ang reason lang naman, ang pinaka-reason ko lang naman bakit ako nagka-college, kasi para magkaroon ng magandang trabaho. Anin ko 'yung trabaho ngayon? So walang purpose. Hindi ako nag-IT kasi mahal ko yung pag-aayos ng computer. Hindi, mahilig ako sa mga gaming PC, console, mga ganyan, tech, ganyan. Pero hindi naman ako yung PC ko nga na meron ako ngayon, hindi ako nag-build eh. Kasi tamad ako sa ganung bagay. No, bibiling ko yung parts, kayo mag-build. Gusto ko gagamitin ko na lang. So hindi, kaya hindi ko na talaga yan itutuloy. Okay. So, para sa inyo, kung meron sa inyo, ito ha, hindi ko sinabi na huwag niyo may misinterpret na huwag na kayo mag-college, or hindi yung ang pinaparating ko dito. Katulad nga sinabi ko, 'di ba? Ayaw ko kasi ayaw ko. Hindi dahil na-brainwash ako sa networking. Ayaw ko eh. 'Di ba? So, kung kayo gusto niyo 'yan, kung mahal niyo 'yung ginagawa niyo, edi ituloy mo. Ito 'yung mahal ko. Ito 'yung ginagawa ko, network marketing. Ito 'yung mahal ko na ginagawa ko, kaya ito 'yung ginagawa ko. Okay, so yun. It's already last question na. Last question. Okay. Okay, so yun. Marvin Lapitan. Good morning, upline. Hirap na hirap akong mag-prospecting hanggang follow-up. Walang tumulong sa akin, pero noong mag-pay-in na gusto ng upline ko na sa kanya ipadala ang pera para post niya agad para isipin ng tao, pay-in niya. Pero ang totoo sa akin yun. At pag-member na, ayaw nila turuan i-training kasi ako daw nag- Kawawa. ang daming nag-react. Bakit may tumawa? Hindi naman nakakatawa tong na-experience ni Marvin. Nakakalungkot yung ganito na experience. Okay. So yan, kung ganyan, hindi mo obligasyon na sundin yung upline mo. Ito yan ha. Hindi niyo obligasyon na sundin yung upline. Hindi niyo yan boss yung mga yan. Treat them with respect, pero it doesn't mean boss kita na susundin kita kung ano yung sabihin mo sa akin. No? Kaya nga sinasabi ko, 'di ba, turuan yung mag-isip. Tinuturuan ko kayo mag-isip kung paano mag-isip. Katulad ng sinabi ko sa inyo, kung sa tingin nyo mali ako, kung sa tingin nyo hindi tama yung sinasabi ko, di wag mong gawin. Wala akong pakialam. Di ba? Di wag mong pakinggan. Wala akong pakialam. Di ba? Kasi hindi naman kita binibrainwash or minamindset dito eh. Yung tinuturuan kita kung paano mag-isip. Ikaw mag-decide na binigyan lang kita ng input, bahala ka na sa output. kung correlated yung dalawa. Binigyan lang kita ng input, binigyan kita ng knowledge or na experience ko, bahala ka na mag-decide. No, basta ako, pag ako nagtuturo sa member ko, ganon. Pag humihingi ng advice sa akin, ganon. It's gawin mo to. Ito yung kung ako nasa position mo, yan ang gagawin ko. Pero kung ano, pero kung sa tingin mo mas naniniwala ka dun sa gusto mo na gawin, as long as ethical, di try mo, sige. Go. Support ako diyan. Tuloy mo lang. As long as ethical 'yan, wala kang nilalabag sa company policy, wala kang nilalabag sa rules ng grupo, edi gawin mo lang. Wala akong pakialam diyan. 'Di ba? Mangingialam lang ako pag yun nga may unethical na, may nilalabag ka na, 'di ba? Doon ako mangingialam. Kasi hindi na pwede 'yun. Makakasama na 'yun sa buong grupo, makakasama sa kumpanya. Okay, hindi lang sa kanya. Kung sa kanya lang 'yun eh, wala na akong pakialam doon eh. 'Di ba? Pero kung hindi, makakasama na sa marami. So ang may recommend ko si Marvin, no, hindi mo boss 'yan. Learn to say no. We treat them with respect, pero it doesn't mean na ganyan, especially kung alam mong mali.
yung sinasabi niya sa'yo or pinagagawa niya sa'yo, kung alam mong mali, bakit mo sila susundin? Alam mo, isa sa mga akin, para sa akin, isa sa mga pinakamahirap gawin para sa akin is irespeto yung mga taong hindi deserve ng respeto. No, isa sa mga mahirap gawin kasi ma-pride akong tao. No? Kapag ka alam ko na hindi ka dapat irespeto, ba't kita irerespeto? Diba? Pero pinapractice ko yung sarili ko kasi para sa akin, humility na lang yun eh. Pinapractice ko palagi yung sarili ko na maging humble. Kahit na hindi siya irerespeto, irerespeto ko for the sake na humble ako. Para sa akin, hindi para sa kanya. Okay, so we treat them with respect, pero doesn't mean na ano, it doesn't mean na susundin natin kung ano yung sinasabi, lalo na kung mali. Kung tama, edi sundin natin. Pero sa totoo lang, kahit tama yung sinasabi ng apply, may choice ka pa din eh. Basta responsible ka lang sa kung ano yung magiging consequence ng choice mo. Maging responsable ka lang. Hindi mo pwedeng, halimbawa, tinuruan ka ng upline mo ng tama, sinabi sa'yo kung ano yung tamang gagawin, at tama naman talaga, at ethical, tapos hindi mo ginawa, tapos nag-fail ka, na-reject, tapos sisisin mo, upline mo, ah, may problema ka na. No, may problema ka na. Hindi pwedeng ganun. Kaya kailangan responsible ka sa magiging decision mo. No, wag na wag niyong gagawin to, especially dun sa mga bagong uplines. No, hindi gagawin yung ganyan. Meron akong video sa ano, sa YouTube din, yung mahabang video, 45 minutes. Ano yung ituturo sa bagong member? Di ko alam ba't humaba ng ganun kahaba yun, matagal ng video yun, pero that is, ano pa rin, very effective and very beneficial pa rin. Maraki pa rin may tutulong nun sa inyo. Okay, kapag ka alam nyong mali yung sinasabi ng upline nyo, okay, alam nyong mali yung itinuturo sa'yo, wag mong gawin. Hindi ka mate-terminate pag hindi mo sila sinunod. Meron dyan mga upline, inaabuso yung termination porque ignorante yung bagong member eh. Diba? Meron lang akong narinig last time na ano na sa isang company. Siyempre, hindi na ako magbibigay ng clue, no? Na tinatakot yung isang member na kapag nagtrabaho daw, nagtrabaho kasi pa pandemic ngayon, 'di ba? Pag naghanap ng trabaho or nag part-time or whatever, i-terminate daw. 'Di ba? Napakalaking inaabuso yung pagiging ignorante ng member. Aralin niyo rin kasi yung company policies niyo, no? Sigurado ako, pupusta ako, walang nakalagay na ganun. Alam ko yung company na yun eh. Walang ganung policy. Tinatakot ng termination yung member kapag ka hindi sinunod. Nagugutom. Hindi ko alam kung ano yung kumpletong sitwasyon, pero baka nagugutom na yung member eh kasi puro kayo power. No, hindi nakakabusog yun. No, puro power lang. Hanggang ngayon, power pa din. Diba? Naggutom na at lahat. Kaya gusto na maghanap ng trabaho ng member kasi nagugutom na, wala nang makain, wala nang pera, tapos ito terminate kapag 'di ba, napakalaking kalokohan. Yan yung mga ginagawa ng mga aralin niyo rin yung company policies niyo. Ha? Aralin niyo rin para hindi kayo ano nabibiktima ng mga halang na bitukang upline na ganun. Okay? So, 'yun. Once again, we treat them with respect. Kahit hindi sila ka-respeto, pero that doesn't mean susundin natin sila, lalong-lalo na kung mali yung sinasabi nila, mali yung tinuturo nila. Alam mo naman kung mali, katulad nito, 'di ba? I-send yung pay-in dun sa upline para ipapamawer, kunwari pay-in niya. Pay-in na naman for today, 'di ba? Ulol, wag ako. No? Para kung sakali man meron dito sa inyong nanonood na ano, meron sa inyong nanonood dito na mga hindi networker, baka may naliligaw diyan, yung tahimik lang diyan, nag-o-observe, 'di ba? Kasi ayaw mo lang ma-involve or whatever. Kung meron man sa inyo diyan nanonood na hindi ka pa nakakasali sa network marketing tapos kino-consider mo, wag ka magpapadala doon sa mga nagpapakita ng mga flashy things. Pera, cheque, kotse, bahay, eroplano, helicopter, 'di ba? Outer space, nakakapag-travel outer space. Exaggerate yung sinasabi ko. Pero wag kayo, kasi yung mga nagpapakita ng mga flashy things, red flag na kaagad 'yon. It doesn't mean hindi totoo 'yon. Most of them totoo naman. Most of them meron naman talagang pera, kumikita naman talaga ng malaki. Pero ginagamit lang nila 'yon para mahikayat ka, pero hindi ka naman nila talaga kayang turuan kung paano nila ginagawa 'yon or kung ano man yung hindi mo kasi alam kung ano yung buong kwento kung paano nila nagagawa 'yon. Okay, huwag kayong magpapadala doon sa mga flashy things na pinakikita nila. Yung lifestyle travel, 'di ba? Yung mga ganun. No. Okay, huwag kayong red flag na 'yon para sa akin. 'Yun yung mga sinasabi ko din sa Sinasabi ko din sa ilang mga members ko, sa mga leaders ko. Basta may mga ganun flashy things na pamawer, huwag kayong maniniwala. Okay, huwag kayong maniniwala. It doesn't matter totoo man yun or hindi, huwag kayong maniniwala. Kasi yun lang yung way nila para makapang
mga panghikayat. Okay? Yung puro ganun lang, puro ganun yung pinapakita, pero hindi naman nila in-explain kung ano ginagawa nila. Di ba? Hindi naman, hindi mo alam. Hindi mo kasi alam kung ano yung buong kwento eh. Mag-aral kayo na maigi, i-research nyo ng mabuti. Hindi naman, hindi naman masama yun kung gagawin nyo yun. Mag-research kayo na mabuti, aralin nyo na mabuti. Then kapag fully decided ka na, di bahala ka na sa buhay mo. Decide ka na. Okay? So, yun. I hope maraming akong natulungan sa inyo. It's already 9 PM. Late na ako dun sa training namin. I hope marami ako na-share sa inyo. Marami kayong natutunan for tonight. And I hope naging beneficial itong training natin. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Agapan nyo next time, 8 PM, Friday. Set na kayo ng alarm sa cellphone nyo every Friday. Once a week lang to. Para tayong nag-NDO pero online lang. Parang apply nyo ako for 1 hour. So, hindi nyo na ako ulit apply. Talo-talo na ulit tayo. I hope na natulungan ko kayo. And once again, kung sa tingin nyo ay mali yung sinabi ko, hindi tama or whatever, di huwag nyo gawin. Walang problema sa akin yun. Nasa sa inyo kung i-apply nyo, hindi. Doesn't matter. Okay. And finally, before tayo matapos, meron akong mga additional training videos, mga resources, mga links na ilalagay sa replay ng live na ito. So mamaya mga 5 to 10 minutes, balikan nyo ulit itong live na to sa Facebook page ko. Nakikita nyo na dun yung mga links na additional resources na makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng resulta sa ethical na paraan. Okay, so yun. Kita kasi tayo next Friday. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.